Inanunsyo kanina ng Commission on Higher Education na 234 private universities and colleges ang humingi ng tuition increase para ngayong school year. 221 naman daw ang humingi ng dagdag bayad sa ipapangbayarin sa eskwelahan. Nasa 12% ang average na dagdag sa matrikula ang hiningi ng ilang pribadong universidad at colleges. Mas mataas daw ito kung ikukumpara sa mga tuition fee hike noong mga nakaraang taon ayon mismo sa CHED. 5% increase lang daw kasi noong school year 2016 hanggang 2017. 7% naman noong school year 2017-2018. Some are saying the effects of trade law. Also because cost of education has really gone higher to keep their salaries more competitive with those in the public sector. Gayunman, ayon sa CHED, kakaunti lamang daw ang bilang ng mga nasabing eskwelahan kung ikukumpara sa halos 1,700 ng mga pribadong kolehiyo at universidad sa bansa. Buti na lang at hindi na ito problemahin ng fifth-year accountancy student na si Will Joshua Lagura. Isa kasi si Will sa mga nakapag-avail ng free education sa ilalim ng Republic Act 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na napirmahan na kahapon sa Malacanang. Hindi na problema ni Will ang 8,000 pesos na tuition kada semester sa Rizal Technological University para sa kursong accountancy. Ito ba'y malaking bagay para sa tulad ng estudyante? Opo naman po kasi nakakatulong po siya financially. Tsaka bawas din po sa mga gastusin. Sa ilalim ng RA 10931, hindi lang tuition ang libre, kundi pati mga miscellaneous fee. Maliban na lamang daw sa mga kursong hindi pangkaraniwang sa lahat o yung tinatawag na degree courses. Dito, kailangan bayaran ang mga miscellaneous fees na requirements sa kurso. Totoo na silang scholar ng bayan. Ang nagpapaaral sa kanila, taong bayan na. It is from the taxes of people. That's why we want to tighten the admission requirements. 16 billion pesos ang inilaan na pondo ng gobyerno para sa 1.3 hanggang 1.4 na estudyanteng inaasahang papasok sa mga pampublikong kolehiyo ngayong taon. Nung nakaraang taon, 8 billion pesos ang budget para sa halos 900,000 na estudyante. If it's a little lower than that, then we will have excess money. Hindi nga naubos yung 8 billion. Hindi naubos. But we've reimbursed all 112 SOOCs already. Baka yung 16, baka sobra din. Welcome naman daw ito sa ilang namumuno ng mga state universities and colleges. Happy kami dahil in the previous years, hirap kami mag-collect ng tuition fees ng mga estudyante namin. Sa free education, talagang sure ball na yung collection namin from CHED. Marisol Abdurahman, GMA News.